Yan po mga katambay. Good morning. April 28, 2021. So, nandito po tayo ngayon sa phase 3, no? Ayan, lalatagan na rin yan ng buhangin, eh, no? Ito po yung geotextile, oh. Ayan. So, ready na siyang latagan ng buhangin. Kaya, ito eh, sinasalansan na ngayon, no? Yung buhangin po dito para kapag nakasalansan na eh madali nang ilatag dito. So ito daw po ang phase 3. Yung phase 2 ay malapit nang matapos at ayun nga po eh dumaan tayo kanina ron, bawal na nga daw po kumuha ron ng mag-cover dun, no? Kaya dito muna po tayo sa phase 3. Ayan, nalinaw na ng tubig, oh. Napakalinaw. Pwede na tambakan. Makikita nyo lang po, may mga maliliit na isda-isda dun sa may gilid ng dagat. Ayan yung bulldozer, nagbe-break time. Init po ng araw ngayon, ang mataas ang araw natin. So, ayan o. Mataas ng araw, mainit. So, ayan po, may mga nangingisda. So, nakikita nyo po, no? Malapit lang po siya, no? Masyado lang wide yung video natin. Malapit na lang sila nangingisda ngayon, no? Dati kailangan lumayo ka pa eh para makahuli ng isda. Pero ngayon napakalapit lang, no? Mga siguro 500 meters lang po yung layo nila sa akin eh. Pero ayun, no, nakakahuli sila ng isda kahit papano. Ayun, no, may mga maliliit-liit na isda. So unlike before, kailangan mo pang lumayo talaga ng dagat, no, para makahuli ka kahit papano. Pero ngayon kahit papano eh may nahuhuli na po sila. Good news po yun, no. Ayun, no, nakikita, oh, may mga nahuhuli sila. So ayan, no, pasensya na po mga magalaw ang video, wala akong gimbal. So ayan po, no, ayan ang ating mga hanging isda, no. Nakakahuli sila ng isda kahit papaano, no?
like before na di talaga pwedeng makahuli dyan ng isda, puro basura lang. Kailangan mo pang lumayo ng dagat doon sa kalagitnaan, no, para makahuli ka. Pero ngayon eh kahit papaano ay nakakahuli po sila, no. Malaking improvement po 'yon kung tutuusin. So, ayan, tapos na ang break ni Kuya Bulldozer. Kaya nag-bulldozer uli siya. Huli sila ng isda kahit pa paano, no? Unlike before na di talaga pwedeng makahuli dyan ng isda, puro basura lang. Kailangan mo pang lumayo ng dagat dun sa kalagitnaan, no, para makahuli ka. Pero ngayon eh kahit pa paano ay nakakahuli po sila, no? Malaking improvement po 'yon kung tutuusin. So, ayan, no. Pasensya na po, mga magalaw ang video, wala akong gimbal. Layo na sila, Kuya. Pero malapit lang po sila dito sa akin. Mga ilang meters lang. Ayan na ang ating bulldozer. Pinapatag na ang ating hangin. Baka bukas to eh nandito na yan, no, yung buhangin, no, nakalatag na yan, no. Kasi nga po eh again po ang trabaho po nila rito, no, is 24/7, walang pahingahan po, no. Kaya talaga makikita natin yung progress everyday, eh meron, no, may progress talaga sila everyday na nangyayari dito. Laging malaki ang pagbabago araw-araw. Pagugulat ka na lang eh yung isang banda eh maayos na. Aircon kaya yung bulldozer, no?
Imagine mo kung hindi aircon yan, grabe, napakainit. Aircon kaya yung loob yan. Napakainit ng araw, tapos ganyan, di ba? Sana aircon para kahit papaano eh hindi nahihirapan ng ating mga trabahador. Pero kung hindi man eh siguro sanay na sila sa ganyan, no? Kasi professional na sila eh, oh. Sasabihin na lang sa kanila kung anong gagawin nila eh, pero yung diskarte eh, dun pa rin sa nag-ooperate, di ba? Kaya again sa mga trabahador natin dito sa Pilipinas, no, mga frontliners man o hindi, mga blue collar workers, eh saludo po ako sa inyo. Buti pa kayo. Ayun nga po, kasi nagtrabaho ako, no, OFW, no, for 4.5 years. Yung mga sa construction po ako nagtrabaho, isang company nurse. So nakikita ko lang, no, yung mga projects namin doon sa company eh masyadong matagal bago matapos. Kasi nga eh nag-aano sila. Masyadong delay, puro petics yung mga workers nila. Laging mga tambay-tambay lang, no. Hanggang sa yung mga projects ay nade-delay na. Kaya yun, eh hindi isang Thailand, kaya yung company namin eh nagsara. At nakauwi ako ng Pilipinas, no. Good thing eh, kahit paano nakuha ko rin naman yung mga yung pinaghirapan to. Matagal na po yun, 2015 pa ako, no, simula nung nakauwi rito sa Pilipinas. So ngayon nakapag-adjust na rin ulit sa buhay dito sa Pilipinas. Kaya sa mga kabayan natin dyan, sa mga katambay natin kabayan dyan sa Saudi eh mountain taste lang, at kung sasana eh makakaraos din tayo at makakapiling din natin ang mga mahal natin sa buhay. Ayan po mga katambay, muli eh magbabalik po ang Katambay TV. Please kindly share, like and subscribe mga katambay. Thank you. Bye.